Before siguro na i-start natin yung actual demo ay sa video ito, ma-explain muna, maipakita yung preview nung mga parts, features, and anong mga tools na meron si KineMaster using this PDF file which is I downloaded from Interreg North Sea Region European Regional Development Fund from the EU. So main view, store settings, credit edit, the tutorials. Then sa kanan, kapag meron ka nang nagawang mga videos ay dyan mo makikita. Ratio aspects, 16:9, 9:16, and 1:1. Anong mostly ginagamit? Ang ginagamit ko dito is the 16:9. So we use the ratio aspects, 16:9. So ito ang itsura ni KineMaster sa blanco. Siyempre, wala ka pang nagagawa. So blank yan. Then anong mga nasa kanan? May media tool, may voice, may layer, and the audio. Ito yung mag-insert ka ng audio recordings mo, or during sa paggawa mo ng video ay pwede mong sabay na mag-record ka ng voice mo dun sa ginagawang video. Audio naman, ito yung maglalagay ka ng background music. Para, for example dito, maglo-load ka ng gusto mo ng video or images, click the icon media. Okay? Pag binuksan, ipaprunt ka dun sa laman niyong cellphone. Ang default dyan, nandyan si background, the favorites, the cloud storage, kung meron man, and among others na meron ka sa cellphone mo. So depende po dun sa cellphone mo, minsan nakalagay dyan Bluetooth, camera, videos, and among others. Playhead, yung umpisa ng iyong video. Timeline, ang tawag dun sa duration, mula dun sa umpisa hanggang sa dulo nung ginagawang video, tinatawag na timeline. Layers, ano naman yung mga layers? Pag pinindot mo ang button na layer, nandyan na naman ulit si media, the effects, the overlay, the text, and handwriting. Okay? Review lang muna tayo dun sa mga parts and possibilities ng mga features ni KineMaster. Ganyan, yan ang preview. Hindi pa yan, may button na play. Ito yung share. Isishare mo na. Ibig sabihin, isishare mo na. I-export mo na siya bilang magiging final video output mo na. Duplicate and the delete. For example, dito, 42 seconds. Ang duration, aspect ratio ng ginamit niya is 9:16. So export video, depende so dun sa haba ng ginagawa mong video. Ang ginagamit ko po dito sa export and share, dito sa may pansin kayo, the low and the high. Kung, for example, tingnan nyo ang output niya. Kanina, ayon dito ay 42 seconds lang siya. 42 seconds yung video, sample video na ginawa sa PDF na ito, pero ang bigat ng file ay 156 MB na. Okay, so mabigat. Meron namang other option dyan. Kunyari ay natapos ko na ang video, gagamit po ako ulit ng isang app, yung any app regarding compress video. Good day. So ito yung actual demo ng gagawa tayo ng simpleng video using the KineMaster. So ito ang screen ko, screen ng aking cellphone, naman ng aking mga cellphone na mga applications. So start po tayo to click the KineMaster icon. Ito yung application icon ni KineMaster, yung letter K. Okay? So, KineMaster, kung napapansin ninyo, may mga tatlong reddish na buttons yan. The store, the plus sign, ibig sabihin magkikreate ka na, then the play.
ang ginagamit mo kaagad yan yung plus. Yung nasa kanan, yan yung mga projects ko na ginawa ko dati pa. So magpipreview dyan. So start natin, plus time. Anong ginagamit na aspect ratio? 16:9. Wala pang makikita. Siyempre, mag-uumpisa ka pa. Sa media, example, this one, start na natin si media. Mag-insert tayo, for example, using sa aking cellphone, kukunin ko galing saan? For example, galing sa Messenger. So, ito yung mga collage pictures ng ating mga IAR and other else na ginagawa. Kukuha tayo, for example, ng tatlo. Example, this one. 1, 2, and 3. So, 13 seconds. So, ang haba ng video na yan kaagad ay 13 seconds. Lagyan pa natin ng dalawa para medyo haba ng konti. 1, ang 4th one, and the 5th one. So, 22 seconds na. So, scroll ko papunta right. So, ito yung playhead niya. Yung pansin yung 0. Kung satisfied ka na, for example, for the sake of this sample, ay 5 pictures, collage pictures ang gagamitin sample. So, scroll ko pa right, kung napapansin nyo, playhead, 0. Pag habang ni-scroll mo gamit yung finger mo, makikita mo yung seconds, gaano extend the duration ng video mo. So, dito sa ating video, nasa 22 seconds na siya. Ngayon, gusto ko maglagay ng umpisa, parang title. Pwedeng ilagay mo dun sa video, dun sa image rather, in title. Pero para mas maganda, maglagay muna tayo ng background. So, ano ang gagawin? Layer. Then, the media and background. So, maraming klaseng background dyan. For example, this one. Kulay. Toto. So, napapansin nyo, nag-overlay. Ibig sabihin, pinatungan niya yung image. Na unang image na ginawa mo. Pwedeng i-drag, ganyan. Pero since ang gusto ko, yung image ay hindi niya papatungan yung image, but rather before the image, ang gagawin mo lang, click mo yung nasa baba. Kung napansin nyo, pag na yellow na, ibig sabihin, activated na yon, enable na yon na pwede mong gamitin yung mga tools dito. The scissor, the cut. Pero ang gagamitin ko dito yung delete. So, na-delete. So, layer again. The media. So, instead of layer, kasi layer dun sa image ay lalagyan mo na another layer. So, ang gagamitin ay the media. Then, the background. Click. So, anong pinagkaiba kanina? Kapag ginamit natin si media, before the image, pwede siya maglagay ng background. Tama? Pero kapag layer ang ginamit, ito, ipapatong lang dun sa ginawa-gawa mong video, yung sample, yung image, papatungan niya lang. Pwede maglagay ng another media, effect, overlay, text, and handwriting. So, ang objective ay maglagay ng background before the image. Okay? Ngayon, maglagay ako ng text naman dito sa ibabaw nung background para may title. So, again, layer, the text, for example, ay accomplishment report. Accomplishment report. Okay. Ngayon, yan. Kung mapapansin nyo, nagbiblink yan. Sabihin, activated. Ngayon, may mga arrow. Hihilain mo lang para palakihin. Okay. Scroll mo saan mo ilalagay yung gusto mong parts dun sa iyong background, yung text. Example, dito sa taas,
hihilain. Ngayon, ayoko, medyo maarte gusto ko. So, pwede mo palitan yung font style. So, may letter A sa bandang kanan, sa icon dito sa mga katabi ng scissor. Papalitan mo yung mga font style. So, limited lang yung font style niya sa KineMaster. Unlike sa MS Word. Marami. For example, Roboto Medium. Okay. Then, gusto ko yung katabi ni scissor kulay white. Gusto ko yung white na yan, ibig sabihin yung color ng text. Click. Then, gusto ko gawin itong blue. Check. So, napalitan na yung kulay ng text ng ginagawa mo. Ano naman yung nandito naman sa in animation? For example, in animation, paano papasok in animated way yung text na ginawa mo, accomplishment report, fade, pop, slide right, slide left, slide up, etc., counter, drop, scale up. So, explore nyo na lang po yan. Ito yung mga tools. For example, dito naman, gusto ko ang haba or duration ng paglabas ng accomplishment report na text. Ang naka-default dito is 1 second. Pwede mo scroll to the right yan. Yung gawin mo 1.5 seconds. So, mas mahaba yung pagpasok ni accomplishment report na text dun sa nilagay mong background. Kung satisfied na, check. Ngayon, kung napapansin nyo, dito sa baba, mas mahaba yung duration ng accomplishment report na text versus dun sa ginawang background. Example, tingnan natin, play. Ayun. Ibig sabihin, ang nangyari, mas mahaba pa yung nilagay nating layer na text dun sa background, mas mahaba. So, para ma-cover yon, ang gawin mo, yung background, click mo yung background, pansin nyo, tingnan nyo, nag-yellow. Butil. Joke lang. Pwedeng, ibig sabihin, activated yung ginagawa mong project, parts ng project. So, pwede mong hilain. So, from pansinin yun, duration niya, 3.770 seconds. Hilain mo para tumama lang dun sa text na layer na ginawa mo. Example, yan. So, yung accomplishment report na layer na text ay 4.486 ang duration. Yung background naman ay 4.486. Okay lang. Okay? So, pwedeng i-drag, hilain, paiksihin, pahabain. For example, itong first picture natin, ang duration niya is 4.550 seconds. Gusto ko gawin kong 10 seconds. Ang gagawin mo lang, dun sa yellow, click mo yung first image, then dun sa bandang right, ay idadrag mo lang. So, napapansin, gumagalaw yung seconds na mamonitor mo gaano humahaba yung duration ng image mo. Example, gawin natin 10 seconds. Medyo mahaba na. Gawin na natin 6 seconds. Okay? Click yung second image. 6 seconds. Yung third. 6 seconds. The fourth. 6 seconds. And the last one, 6 seconds. So, ang naging project mo ngayon, kanina, kanina, pansin nyo, kukunti lang yung duration, ngayon, umabot na siya ng 35 seconds. Paano ko nalaman? Nasa right side, pinakabababa, yung play na button, makikita doon yung duration ng video mo na. So, example, play. Okay, para mas maganda naman ang transition ng mga
images, 'di ba? Sa PowerPoint may mga transition effects para maganda yung transition nga ng mga images, slides. Dito naman lagyan rin natin. Kung napapansin niyo, may mga box na puti in between the image. Ito, pag kinilig ko, nagre-red. In second, nagre-red. Ibig sabihin, pinipili na yun na yung i-activate mo o gagawin mo. Okay? So, para maganda yung transition dong image to image, lalagyan natin ng ito, the transition effects. So, cellphone ko, ito yung mga downloaded na may Wooden Brick 1, 3D Cube, Galaxy Frost, etc. etc. So marami po yung mga transition effects na dinownload ko na using the KineMaster. For example, I would use the Galaxy Frost. So marami pong option, may 1, 2, 3, 4. Kung gusto nyo makita ang preview, click, then gagalaw naman. So napansin nyo, from the background ay magta-transition siya ng do sa next image. Okay. Ngayon, gumalaw yung, napansin nyo, gumalaw yung background. Mas maikli ulit kasi nga si transition mabilis. Okay? So idadrag ko ulit si background na itatama ko lang dun sa layer na text. Pag okay na, next yung kulay in transition effects. Super loop. For example, ito. Pwede yung ganyan. For example, for the sake of demo, ito. Next, transition effect. Paano naman si summer wash? Parang nasa dagat. Water droplets, for example. Yan. Satisfied na ako. Next, transition effect. Ripple warp. Okay. Satisfied na ako. Next transition effect. Autumnal change. For example, this one. Okay. So, ang nilagay ko mga transition effects in between doon sa mga images na pinaglalagay ko. For example, gusto ko makita ang preview, play. Para kung sample, isa lang yun dun sa umpisa lang. So itatapat ko lang, napapansin nyo may linya dun sa baba, napapansin nyo po yung linya na parang needle dun tumatapat saan mo ilalagay yung nilalagay mong layer, media, etc. Sample, ang gusto ko maglagay ako ng voice recording doon sa umpisa. Pwede rin dito sa image by image. Okay, for the sake of this demo, ay ilalagay lang natin yung video. Itong gagawin natin video, ilalagay lang natin ang voice dun sa umpisa. Okay, so voice. Kasi kanina, dalawa lang layer yan. Kung sa taas, ay puro, pansin nyo, puro images lang. Okay, then sumunod sa baba, may yellow. Yun yung layer na text na accomplishment report. Then yung kulay blue na parang may KineMaster audio, ibig sabihin yun yung recordings mo, nilagay mo dun sa ibabaw ng background, dun sa intro background mo. Okay? Play natin. Accomplishment report. Okay. So ganun yon. Ngayon, gusto ko baguhin yung voice ko. Gawin mo dito ay choice mo lang yung auto. Click mo lang yung auto volume. Parati na, auto volume. Then, since recording yan, umpisa pa naman, okay lang yan na 100%. Okay na po yan. Play. Ano ang effects? Accomplishment report. Okay, ano nangyari? Mas malakas yung recordings ng video mo kapag in-click yung auto. Pwede kong palitan. Example, voice changer. Gusto ko tapangit ang boses ko, palitan ko ng chorus.
I advise na explore nyo na lang po ang mga features ng ibang features ni Kindmaster Chorus. Accomplishment report. Yon. Kapag satisfied ka na, okay na yan. Ngayon, lalagyan mo ng background music yung buong video, punta ka ulit sa playhead sa umpisa, then hindi na voice kundi audio, then mag scroll down ka na lang sa content ng yung cellphone. Example, ito yung mga free, royalty free na mga video audio recordings na galing na pwede mong gamitin. So, natin itong background. Pag okay ka na, plus, so napansin nyo, nadagdagan ulit ng layer ng kulay green. Ibig sabihin yung kulay green sa baba, yun yung background music mo na. Kung napapansin nyo, mahabang-mahaba. Lagpas pa dun yung ginagawang video. Ngayon, pwede mong i-cut or paiksihin. So click mo lang yung kulay green, then po nyo, 1 minute 20 seconds yan. Scroll natin papunta sa left. Okay, hanggang sakto lang dun sa ginagawang video. So from 1.28 naging 29 seconds plus na. So check. Ngayon, sigurado yan na malakas ang volume. Gusto mo yung background mo ay mas mahina pa. Baka kasi kapag nagre-record ka, gumagawa ka ng video, ang problema ay mas malakas pa yung background kaysa dun sa voiceover. So, ginagawa dyan, yung volume niya ay i-minimize. So, again, ito yung voice recordings mo. Check natin. Naka 100%. Okay? Yung background music, gawin lang natin nasa 20 to 25. Report. Okay, so napansin nyo, mas malakas yung voice over sound kaysa dun sa background. Kung satisfied ka na, okay ka na, tapos ka na din dyan sa ginagawa nating sample video, paano mag-save? Ito lang, nasa left side, may undo button, yung sa taas, the share, ito, share. Then, i-export na niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na mas piliin niyo yung low. For example, tingnan niyo, ang magiging output ng video natin na ginagawang project ngayon ay nasa 46 MB. 46 MB lang yung ginawa natin video. Okay na yan. Then, export. Okay? So, yun nga. So, paano ipi-play? Dito sa bandang kanan, nakikita nyo yung play, share, then delete. Pi-play mo lang. Then, anong app ang gagamitin para mag-play? For example, ini sa inyo. So, sa akin yan. Accomplishment report. So, I guess ay hanggang dyan lang muna ang aking demo.